Hello guys! Magluluto po si Nanay ng kilawin. Ito po ang version ni Nanay. Tikman po ninyo, subukan po ninyo na lutuin ito. Baka sakali po na magustuhan ninyo. Ito po ang lulutuin ko ngayon para sa aking pamilya. Ang kilawin. Hello guys! Good morning! Welcome back to my channel! Magluluto tayo ngayon ng kilawin. Sa Kapampangan, ang tawag nila dito is kilayin. So, ito po ang version ko ng kilayin. Yung tatay ko noon pag nagluluto siya, ito yung isa sa mga paborito ng luto ni tatay. Gagamitin po natin ang ating Salad Master skillet. Papainit po tayo ng mantika. Siguraduhin lang po natin na mainit yung ating mantika. Talagay po tayo ng bawang. Susunod na rin natin ang ating sibuyas. Lagyan po natin siya ng bahagya. Inilagay ko po kaagad yung ating sibuyas para yung bawang magkasabay sila na maluto. Kasi pag mas matagal na nakalagay yung bawang, maaari po siyang mas lumapapalit siya. Lang po natin, siguraduhin natin na yung ating sibuyas ay maluto at malanta. Mapapansin po natin malalanta na siya kapag yung luto na. Yan, unti-unti na siyang malalanta. Lalagyan ko po siya ng bahagyang paminta. Pwede na po natin ilagay yung ating pork liver. Haluin lang po natin siya. Inuna ko po itong pork liver kasi yun pong aking pork belly na ilaga ko na siya. Para ito pong ating pork liver ay mag-isa muna natin ng mabuti. Kung mapapansin niyo po, kapag hindi po siya nag-isa na mabuti, magiging malansa po yung ating lulutuin. Kailangan na makita po natin na maluto muna siya. Ang magiging itsura po nito, mamumuti po yung ating atay. Haluin lang po natin ang bahagya. Lagyan po natin siya ng konting asin. Konting-konti lang.
Haluin po uli natin. Kasi po, medyo marami po yung atay na nilagay ko. Kung gusto rin po kasi ito ng asawa ko eh. Kaya ginagdagan ko po siya ng atay. Kay Linet, sana Linet mapanood mo ito para sa susunod. Ito naman ang lulutuin mo dyan sa atin. Meron pa po tayong mga ilan-ilan na nakikita na mapula na atay. Kaya ibig sabihin, hindi pa po siya nalisa na mabuti. So, ganito lang po. Paulit-ulit lang po natin siyang hahaluin para yun pong nasa gawing taas, mapunta po sa ilalim para maganda po yung pagkakaluto ng ating atay. Ito po yung nakikita kong version ni tatay. Yung iba po kasi naglalagay po sila ng lang. Pero ako po hindi po ako maglalagay kasi kailangan po mag-ingat tayo ng bahagya sa ating katawan. Lalo na po pag tayo high blood. So kung gusto po ninyong lagyan ng lang, pwede po. Saka pwede din po ninyong lagyan ng... Yung iba naglalagay din po sila ng isaw o yung tokong. Yan, ilalagay nila. Pero lalapot po siya ng lalapot. Malasang malasa po yun. Eh, kayo po, ano pang gusto ninyo? Ilalagay ko na po yung ating laurel. Maglalagay na rin po ako ng asin bago ko po ilagay yung asin. Tapos meron din po itong kaunting garlic powder. Para po yung pong lansa niya matanggal, mabawasan. Ito po siya, nagkakaroon po siya ng konting sabaw na nanggagaling din po mismo dito sa ating atay. Para po hindi tumigas ang ating atay, kailangan po wag po siyang ma-overcook. Ito po, nakita na po natin, wala na po siyang red, pinkish. Kaya po pwede ko na pong ilagay yung aking pork belly. Yung aking pong pork belly, nalaga ko na po siya. Kaya huli ko po siyang lulutuin o ilalagay dito sa ating kaldero. Maliit ang ating... Ito po siya. Yung ating pinaglutuan. So po pwede po natin siyang ilipat sa mas malaki para po madali po natin siyang mahalo. Ito po naman po yung aking paboritong pinaglutuan. Ha, medyo mabigat siya. Careful lang. So isasalin ko po muna para makabuelo po tayo ng halo. Ito po siya ngayon, hahaluin ko po siya ng mabuti. Hindi pa po ako nagdadagdag ng tubig. Hahaluin ko po muna siya na mabuti para mag-isa din po yung ating pork belly. Yun nga po palang aking pork belly. Nung nilaga ko siya, nilagyan ko na po siya ng paminta. Asin. Nilagyan ko din po siya ng star anise para sa additional po niya na lasa. Tapos, sinaluan ko din po siya ng kagaya po ng dati. Naglagay din po ako ng konting luya. Pero kung ayaw na kunin niya ng masyadong maluya, huwag na kunin yung lagyan. Ayan po siya. Hihintayin po natin na medyo konti lumabas po yung kanyang mantika. Pero sandali lang naman ito kasi nga naluto po na rin siya. Nailaga po na rin siya. Haluin po natin.
maganda po yung pagkaluto niya. Tapos po nito, ilalagay ko na po yung aking paminta. Kapag kulang po yung paminta, mamayang nilasahan ko, dadagdagan ko pa kasi po masarap yung paminta. Lalong-lalo na po yung aking paminta, yung crust lang siya, hindi po siya yung burog na burog. At saka kapag meron pong atay, pampatanggal din po yan ng lansa. Hintayin lang po natin siyang kumulo. Ayun, kumukulo na po, tapos lumalabas na rin po yung kanyang konting mantika. Pero hindi po natin siya patatagalin na igigisa kasi nga po, baka po madurog na yung aking pork belly. Pwede po rin kayong ano, gumamit ng yung mascara o kaya yung pigi ng baboy o kaya yung dito mismo sa ano yung sa pisngi niya para po malapot na malapot siya. Ito naman po sa akin kasi yung version ko. Hindi naman po siya yung malapot. Medyo malabnaw po siya kasi yun po niya kikita ko kay tatay noon. Kaya ngayon, pwede ko na po siyang lagyan ng suka. Kapag nilagyan po nga po pala siya ng suka, hindi ko na po muna siya hahaluin hanggang sa maluto po yung ating suka. Po siya, ilalagay ko na po yung ating suka. Yung ating pinag-isahan kanina, ilagyan ko po siya ng tubig. Dadagdagan ko po ng kaunti yung ating ayan po. Ilulubog ko lang po siya. Dinagdagan ko po siya ng tubig. Para po yung sabaw niya, mag-blend po siya. Ayan. Kapag, minsan po, kapag kinukulang yung aking suka, dinadagdagan ko po siya. Depende na po yun sa gusto ninyong asin. Ngayon, pakukuluan ko na po siya. Hindi ko po muna siya hahaluin. Pero bago ko siya pakuluan, titikman ko po muna kung okay po yung lasa niya. Maglalagay po tayo ng konting patis. Kailangan po kapag pinakuluan na ninyo siya, yung pong lasa na gusto ninyo, nandun na po siya, makuha na. Ayan po, nilagyan ko po siya ng patis. Palagay ko po, magdadagdag po ako ng suka dahil medyo marami po yung nilagay kong tubig. Masarap po kasi ito sa amin kapag yung maasim na maasim. Pero sa inyo po, kung okay na po sa inyo, depende po sa panlasa ninyo. Hindi ko po siya pwedeng haluin kasi po magdadagdag po uli ako ng suka. Ganito po kasi nakikita ko kina tatay, lalo na po kapag yung luto niya igagamitin po. Ito po siya, patuloy po siya sa pagkulo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang sikreto ko. Naglalagay po ako ng yogurt. Para sa additional na pampalasa. Kayo po kung gusto po ninyong lagyan. Pero kung ayaw po ninyo, okay lang. Pero subukan po ninyo ito. Tapos, kahit po pork belly yung ginamit ko, medyo lalapot po siya dahil po sa ating yogurt. Haluin po natin siya ng bahagya hanggang sa madissolve yung ating yogurt.
lalong-lalo na si Clark. Gusto niya yung maasim talaga. Saka masabaw. Ito po, papakuluan ko lang po siya ng bahagya. Tapos po pwede na po siya. Pwede na natin siyang hanguin. Ito na po siya. Medyo malapot-lapot na po siya. Pero ang gusto po kasi namin, yung medyo meron siyang sabaw. Ito po. Luto na! Ito po ang ating finished product. Ang luto ni Nanay, ang kilawin. Masarap po ito. Lutuin po ninyo, i-try po ninyo. Baka sakali po, magustuhan ninyo. Please like and subscribe, Lovely Sting Unlimited.